hanggang saan ka dadalhin ng iyong pagmamahala sa agaham at sa bayan. Sa pagbuo ng imbensyon, sa paggawa ng inobasyon, o baka naman sa iyong pananaliksik. Ngunit ibahin ang kabataang tampok natin sa araw na ito. Dahil ang pagmamahal niya sa agham ang nagtulak sa kanya upang pagserbisyuhan ang kanilang komunidad at kapwa kabataan. Sabay-sabay natin kilalanin si CJ, isang scholar ng agham at isa ng lingkod bayan. Dito sa Expert Talk. Ayon sa Webster Dictionary, ang siyensya ay isang system of knowledge kung saan inaalam ang katotohanan sa pamamagitan ng scientific method. Kabilang sa mga sangay nito, ang natural science, kung saan nakapaloob ang biology at chemistry. Formal science, na kinabibilangan ng mathematics at computer science. Social science, kung saan kabilang ang psychology at economics. At applied science, kung saan kabahagi naman ang engineering, medicine at agricultures. Sa lawak ng field na ito, maraming oportunidad at trabaho ang nagaantay sa mga kukuha nito. Nariyan ang pagiging doktor, engineer, inventor, innovator, researcher at marami pang iba. Pero sa haba ng listahan ng mga propesyong maaaring may ugnay sa siyensya, wala ni isa rito ang pinasok ni CJ. Si Carl Jason Guevara o CJ ay isa sa mga kabataang nangangarap makapasok sa science field. Siya ay nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Psychology sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ngunit sa kanyang younger years, tulad ng ibang kabataan, walang appreciation sa science si CJ. Magham na araw, CJ. Magham na araw din, AJ. CJ, kwentuhan mo naman kami, sino ba si CJ Guevara? Si CJ Guevara siguro masasabi ko na lumaki siya sa isang konserbatibong pamilya, sa konserbatibong paaralan, simula preschool hanggang high school. Tapos, nung ang si CJ Guevara ang paniniwala niya noon, wala siyang pakinaman sa agham, sa teknolohiya o sa bayan. Kumbaga, ang ano ko lang noon si CJ Guevara, ang gusto niya lang, basta ang paniniwala ko niya, maayos lang yung sarili mo, maayos ka lang. Basta hindi ka nakaperwisyo sa bayan, okay ka na. Ngunit sa kanyang pagpasok sa kolehiyo, nagbago ang pananaw niyang ito. Pero nung tumuntong si CJ Guevara sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, doon nabago yung lahat. Doon ko nakita yung panahon na nakita ko yung danas ng masang estudyante, mga kabataan, yung mga naging paghihirap at kalbaryo nila. Nung mga nakasama ko sa mga makamasang organisasyon, doon ko nakita na yung importansya din ng agham at teknolohiya sa lipunan, sa bayan. Doon ko nakita yung importansya nito. Sa kumbaga si CJ Guevara na noon na sinasabi ko na talagang walang pake sa bayan at sa kanyang paligid o lipunan na kinabibilangan. Nagbago yung pananaw niya. Ngayon si CJ Guevara na may pake, gustong makilahok, nakikiisa at naniniwala na ang agham at teknolohiya ay may magagawa sa bayan. Ikaw ay psychology graduate. Yes po. Tama. Bakit ka nag-psychology? Ano yung naging inspiration mo dito? Pamilya ko siguro mismo, kasi yung pamilya ko mismo may mga nangailangan ng emotional support. Yun, yung lola ko, isa sa nag-suffer siya ng onset dementia. So, kumbaga, malaki siyang inspiration for me kasi, tapos yung pamangkin ko, meron din siyang diagnosis na ADHD. So, masabi ko sa pamilya ko pa lang, malaking tulong na yung profession ko. Kumbaga, isa yung sa inspirasyon ko. Ganun naman talaga pag gusto ko para makatulong sa pamilya, which is totoo, ganun din sa akin. Inspirasyon ko siya na yung kurso ko magamit ko sa pagtulong sa pamilya ko at sa ano na, sa lahat, sa kalakhan na ng lipunan. Bukod sa malaking tulong upang maunawaan niya ang mga kapamilyang nangangailangan ng psychological support, ayon kay CJ, naging daan ang pagkuha ng kursong ito upang mas makilala niya ang kanyang sarili. Pangalawa, masaya na nakakaintindi ka ng ibang tao yung paano ba
yung ibang, kumbaga na alam mo kung paano ka makasalamuha. Pero more than that, yung sarili. Kung paano mo maintindihan yung sarili mo. Kung, syempre ikaw sa sarili mo, di ba? Kung ano ba, kung bakit ganito ka mag-act, kung bakit ganito yung way of thinking mo sa mga bagay. Ngunit hindi naging madali para kay CJ na abutin ang kanyang pangarap na maging psychologist. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, na parang literal na parang nawala yung view ko sa sarili ko. Kumbaga yung longest na tingin ko sa sarili ko na may galing ako, may husay ako. Pagpasok ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, ang hina ko. Kumbaga isa ako sa bottom of my class. Kumbaga from high school na masasabi ko na achiever or kumbaga top of my class. Pagdating ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, lahat, science high school, lahat. Ayoko na mag-aral, talagang yun talaga. Talaga naka-mindset na ayoko na mag-aral, gusto ko na lumipat ng eskwelahan. Pero syempre, since libre po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, aminin ko na isa yun sa biggest factor kung bakit gusto ko mag-stay kasi libre. Ay yung lilipat ng eskwelahan ay private school, so may bayad. So nakakayas, ayoko maging pabigat sa magulang ko. Naging dagdag pa sa pagsubok ng kanyang dinaranas ang diskriminasyon at pressure na kanyang natatanggap mula sa mga tao sa kanyang paligid. Siguro yung sa mental health, parang ikaw wala kang karapatan na maging malungkot, wala kang karapatan na makaranas ng mga mental health problems or struggles kasi understanding ng tao, ano ka eh, field mo to eh, dapat alam mo yung sarili mo kung paano mo siya i-handle, alam mo siya kung paano mo mag-work around it. Pero hindi po yun yung case. Wala pong ligtas sa issue ng mental health. Pati po kami, nagkakaroon din kami ng problema dito. Yun yung isa sa biggest factor sa akin. Kasi merong hiya na lumapit pag meron kang struggle sa mental health mo. Kasi parang ikaw nga, you yourself, nandun ka sa field eh. Pero ikaw yung nakaka-experience ng problema. Paano ka paniniwalaan ng tao na maging professional sa field na to kung ikaw mismo yung nagkakaproblema dito. Sa pagharap ng mga challenges at pressure na dala ng kanyang kurso, matibay na support system mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang nagsilbi niyang sandalan. Napaka-importante na may maayos ka na support system, emotional support system, napaka-importante nun. Dapat merong maayos ang relasyon mo sa pamilya mo, open kayo, communication-wise. Yung sabi ko, pag may problem ka, dapat talaga marunong ka makapag-communicate. Friends mo, dapat healthy sila, wala nag-i-invalidate, wini-welcome nila yung usapan ng ganito, kahit medyo sensitibo o hindi ganun pansabing welcome pa. Pero alam mo, importante rin na kailangan i-acknowledge. Tama. Kailangan ikaw mismo alam mo kung eto ba ay nararamdaman ko ay ganito, ganito. Kasi para malaman mo kung kailangan ko na ba humingi na tulong. Kaya nga, mga ganitong programa ay paalala to sa lahat ng mga, di ba, huwag kayong mahihiyang magtanong. May mga tao katulad ni CJ na mga profesional na pwede niyong lapitan at mabigyan kayo ng mga tulong, di ba? Ngunit bukod sa kanyang support system, naging takbuhan niya rin ang pagsasayaw. Dapat meron kang way na ma-escape o mailabas mo yung stress mo, which is for me, that is dancing. Sa kanyang college years, naging aktibo si CJ sa pagsali sa dance organization ng kanilang paaralan kung saan nahanap niya ang inspirasyon upang ipagpatuloy pa ang pag-aaral sa napiling kurso. Siguro alam naman natin, established naman yung studies na yung pagkasayaw or yung physical activity, nakapag-release siya ng happy hormones, ganyan-ganyan. Pero more than that siguro, ang isa sa biggest na nag-contribute kung bakit siya nag-escape ko, yung mga tao na nakasama ko. Hindi ko rin alam, the more na na-enjoy ko na yung sarili ko sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, mas gusto ko nang pumasok. Mas nag-excel din ako. Hindi ko alam kung siguro dahil mas masaya na ako, mas iba na. Yun yung sinasabi ko eh. Kahit gaano ka kahusay, or may galing ka, may potential ka, kung yung mental health mo hindi okay, sayang lahat. Hindi mo ma-unleash yung husay mo, yung galing mo kasi yung mental health mo will pull you back. Talagang sayang. Importante ang psikolohiya sa lipunan talaga. Kasi bakit? Una-una, maintindihan mo kasi maintindihan mo yung kilos ng tao, yung dynamic, kung paano sila nakikisalamuha, kung bakit sila ganun nakisalamuha. Makikita mo rin, maintindihan mo rin yung lipunan, kung bakit ganito ka nag... kung bakit ganito nangyayari sa lipunan natin, maintindihan mo siya. Kumbaga, so importante na kung naiintindihan mo yung nasasakupan mo pagkaservisyo, mas madali ka rin magkaservisyo.
Sa ating pagbabalik, mas kilalanin natin si CJ bilang scholar ng agham. Bukod sa pagiging scholar ng bayan, isa ding scholar ng agham si CJ. Nakakatuwa kasi from scholar ng bayan ay isa rin siya scholar ng agham. Kwentuhan mo naman kami, paano ka naging DOST scholar? Yung daddy ko, parang marami nang rin iniindang sakit. Masakit na yung tuhod, may mga high blood, may mga sakit na. Ngayon, napag-uusapan nila yung retirement. Kapag pag-early retire na yung tatay ko. Tapos yung nanay ko, worried siya. Kasi yung makukuha mong retirement na bayad, napakaliit lang lalo na sa inflation that time. Sa kagustuhan niyang matulungan ng kanyang pamilya, naghanap ng paraan si CJ upang matustusan ang sariling edukasyon. Ako, naghanap ako ng work noon. So, maghanap ng work. Pero worried ako niyo, siyempre nag-i-school ako eh. Tapos nag-chat sa akin, apply tayo ng DOST. Ngayon, sabi nga po nila, mas mahirap makapasa sa merit scholar. Merit po kasi yung program ko eh. Kumbaga meron po kasi yung RA, tsaka merit. Sa merit po ako napunta. Si CJ ay isa lamang sa libo-libong scholar ng Department of Science and Technology sa ilalim ng DOST-SEI Undergraduate Scholarship. Sa ilalim nito, iba't ibang scholarship program ang maaaring i-avail ng mga kabataang Pilipino na nais kumuha ng STEM courses at papasok na sa kolehiyo. Kabilang sa mga scholarship na ipagkakalob ng departamento ay RA-7687 at Merit Scholarship. Ang Merit Scholarship ay para sa mga estudyante regardless of their socioeconomic standing na may high aptitude in science and math. Once they graduate, kailangan nilang mag-pursue ng careers in S&T. Ang RA-7687 scholarship naman ay para sa mga poor but talented and deserving students whose families belong to the socioeconomic in a set cutoff indicators for their socioeconomic status. Same with the merit scholarship, kailangan nilang mag-pursue ng S&T careers once they graduated. Layo ng programang ito na suportahan ng mga kabataang Pilipino na nagnanais pasukin ang science-related field sa tulong ng pagbibigay tulong pinansyal sa kanilang pag-aaral. So, lahat ng DOST-SEI scholar, regardless of their scholarship program, makatanggap sila ng 8,000 na monthly living allowance, 10,000 na learning materials and connectivity allowance. Para sa mga nag-aaral sa mga private institution, meron silang 40,000 per academic year na tuition fee subsidy. Meron din tayong 1,000 na outright clothing allowance, 1,000 na graduation allowance, enrolled din sila sa accident insurance, thesis allowance na 10,000, and para sa mga scholar na mag-aaral outside their home province, makatanggap sila ng round-trip economy fare na transportation allowance every year. Yun, nakakatuwa na bukod sa titulo na siyempre scholar na agam teknolohiya, gandang i-caption sa Facebook, gandang Facebook bio, ganyan. Talagang malaking tulong siya na maalis na yung parang financial constraint. Siyempre, makapag-focus ka na lalo sa pag-aaral. Tsaka yung sa magulang mo, bawas na rin na sa hirap nila, magaya na re-receive mo yung mga kahit simple mong pangangailangan, lalo na yung books, yung book allowance, malaking tulong yun. So, yun yung sinasabi kong malaki talagang pasasalamat. At kapalit naman yun, yung paalala naman na magbalik sa tao, gamitin yung agam at teknolohiya sa pagsaservisyo. Panigurado naman, di ko bibiguin yung nilagak na pondo sa akin na iba. At sa tulong ng suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan, ng DOST, lalo't higit ng kanyang determinasyon, ay nakapagtapos bilang magna cum laude si CJ noong 2023 sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Vara Carl Jason G. Magna cum laude. Pero ang galing no, kasi nga sabi mo, parang nawalan ka na ng ano yun, nawalan ka na ng interest no, sa ipapatuloy pag-aaral mo. Pero nagtapos ng magna cum laude si CJ, di ba? Pero before pa lang, achiever ka na talaga. Masasabi ko naman na achiever ako, pero hindi yung laging sa room ng maraming tao, ikaw yung pinakamagaling. Hindi ako yung ganun. Kung meron ko mga masasabi ako, may galing ako sa mga bagay. Yan sinasabi ko, may galing ako sa bagay, pero
hindi ako yung mahusay, yung hindi ko siya magiging forte. Kumbaga, hindi ako magaling doon. Kung may isa, siguro ako na masasabi ko, siguro sobrang lakas talaga ng loob ko. Talagang yun yung, siguro yun yung good na na-instill ng values ng previous school ko, yung confidence, yung sa sarili mo na basta you just do your, you do your best. Basta ginawa mo yung best mo, hindi mo kailangan na mag-achieve ng pinakamataas. Basta you give your best, that's enough na. Yun talaga yung na-instill sa akin. Di ba nagtapos ka ng Magna Cum Laude? Ito pong pagkatapos mo ng Magna Cum Laude, pinilano mo talaga to or in-name mo talaga na makapagtapos ka ng with flying colors? Hindi po, sa totoo hindi po. Wala naman siya sa mindset ko na dapat Magna ako. Ang gusto ko lang talaga makapagtapos at syempre alam mo yung makapagbigay ng karangalan din sa pamilya. Up next, mula sa pagiging scholar ng Agham, ngayon ay lingkod bayan na. Paano kaya ito nangyari? Alamin sa aming pagbabalik. Kailangan ng isang bagong hanay ng kabataan lider o mga lingkod bayan na tumutuloy pa sa ibang sektor ng lipunan yung serbisyo. Bagay niya sa Agham, sa teknolohiya, sa kalusugan, sa hanap buhay, sa kalikasan. Sa kanyang kurso, mas nagbukas ang kaisipan ni CJ sa pangangailangan ng ating mga kababayan, partikular na ng mga kabataan. Yun na nga, nabanggit mo na nga ang pagsiservisyo. At yun nga, ay ikaw ay isang public servant na rin. Yes. Ikaw ay naglilingkod na rin sa bayan. Kwentuhan mo naman ako, paano nagsimula itong paglilingkod mo sa bayan? Nag-start to nung panahon ng pandemya. Nakita ko na sobrang importante ng isang mahusay, may pake, may alam na isang lingkod bayan. Ang isang public servant, ano siya, dapat, yun na, gusto mo magserbisyo. At yun yung pinaka, isang-isa siguro sa, isa sa pinaka nag-udyok sa akin, na gusto ko talagang magserbisyo. Hindi ko lang siya sinasabi nung panahon ng kampanyahan na, ay gusto ko pong manalo, gusto ko pong magserbisyo kasi scholar ako ng bayan, gusto ko magbalik. Hindi lang siya natatapos sa panahon ng kampanyahan. Yun talaga yung gusto ko. Yun talaga yung goal ko, ang makapagbalik, magserbisyo sa bayan dahil utang na loob ko talaga na pinagtapos nila ako ng pag-aaral. Isa pa, ang gusto ko magkaroon ng isang bagong hanay ng kabataan o liderato ng sangguniang kabataan na hindi natatapos yung mga proyekto sa sports, sa pageants. Kailangan ng isang bagong hanay ng kabataan lider o mga lingkod bayan na tumutuloy pa sa ibang sektor ng lipunan yung serbisyo. Bagay niya sa Agham, sa teknolohiya, sa kalusugan, sa hanap buhay, sa kalikasan. Nakita ko na may alam ako at may mga tao ko na alam ko makakatulong din sa akin na ma-incorporate ko yung Agham at teknolohiya sa serbisyo, which is nasama ko rin naman siya sa platforma ko talaga na kailangan masama natin siya kasi malaki siyang tulong, malaki siyang factor at nasasayang eh. Kumbaga yung mga sinasabi ko nga, kanina nga natutuwa ako, nagbabasa ako dito sa library, nakita ko yung mga innovations, isa doon yung sa cross-laminated bamboo, nabasa ko lang talaga kanina. Nakatawa kasi yung may kawayan, meaning kawayan talaga, bamboo, marami kaming bamboo. So nakita ko, tignan mo, kung may incorporate lang natin yung mga innovations sa science and technology, would be a very big help talaga siya sa public service and sa sa kapakanan ng tao. At mula sa realization na ito, sa edad na 23, buo ang loob na pinasok ni CJ ang mundo ng politika. Nakakatuwa si CJ, no? Kasi kaya nga nasabi mo kanina, ikaw ay natulungan ng bayan. Kaya naman ngayon, ay ini-extend at ginagamit mo din yung pwesto mo para tumulong din naman sa ibang kababayan. Tama. At nabanggit mo na nga itong mga platformang ginawa. Kaya naman si CJ, ano ba yung mga platformang nagawa mo? Ilang hams ang ipapagawa mo? Joke lang. Walang gano'n. Pero ano yung mga platformang ninanais mo para sa barangay? Una-una dito yung isang maayos na sa part ng technology, no? Sana may isang maayos na database. Kumbaga nakalagay doon, ilan ba ang mga PWD natin? Ilan ba ang kabataan na nasa ganitong edad? Isang maayos na database na nakalatag yung statistics ng mga nasasakupan natin. Bakit ba gusto ko ito? Bakit ito importante? Kasi para yung mga programa at proyekto mo, lapat siya sa tao. Kumbaga, walang nasasayang pondo, walang nasayang oras na pagod. Kasi lahat, since data-driven siya, science-based siya, lahat
ma-hit mo yung talagang kailangan, malalatag mo at ma-form mo yung program at proyekto mo nang maayos, na walang masasayang. Isa pa dito, yung sinasabi ko nga, isa sa advocacy ko, HIV and AIDS. Kasi maraming mga advancement ngayon ang sa kalusugan, sa science ng HIV and AIDS na hindi alam ng tao. Ang bagay isang sa factor siguro is yung continuous na, paano ba, yung demonizing or yung pagiging discrimination ng at parang hindi pa rin ganun ka-welcome ang usapin sa HIV and AIDS. Yung isa ko sa gusto sana na to, maibaba nga sa tao yung mga advancement. Katulad ng di nga alam ng tao na mayroon na tayong mga well, na naka-contract ka talaga ng virus. Mayroon na tayong mga gamot na you can just take daily na kahit na you can still live a happy long life na just a normal person, na a healthy person. Ganun, pero mga ganun, pero hindi alam ng tao. Pangatlo, yung sa mental health nga sinasabi ko. Siyempre, as a psychology, nararapat lang na isa to sa isulong ko. Pero ako siguro, maganda man ang mga seminar, pero hindi dapat dito napuputol. Hindi dapat natatapos sa seminar lang. Ang gusto ko talaga magkaroon ng isang, kumbaga, peer, may emotional support group. Kumbaga, yung mga kabataan, ite-train sila na magkaroon ng basic knowledge sa kumbaga maging isang emotional support system ng kapwa nila. Pero sa paglilinaw ni CJ, hindi ito substitute sa professional help na maaring maibigay ng mga lisensyadong psychologist at psychiatrist. Ito ay first aid na maituturing upang matulungan na mapangalagaan ang nararamdaman ng mga kabataan sa kanilang komunidad na dumaranas ng kalungkutan. Kunwari, kung biglang kailangan mo bigla ng kausap, parang sa gabi, biglang you feel that you want to harm yourself. You have a group of people na service ng barangay nyo o ng bayan na makakausap mo na, I'm feeling this way. Tapos etong grupo ng kabataan, alam nila kung paano sila action dito. Yun, yung isa sa talaga sa maganda. Tapos yung panghuli, dahil nga nalagay ako sa disaster risk, ang bahain kasi ang may kawayan. Bahain ng lugar namin. So maganda na magkaroon ng isang flood monitoring system na kumbaga may early flood detection, kumbaga ay malapit na bumaha. Tapos connected siya sa barangay, kumbaga ay baha na yung lugar muna to. Kumbaga madaling puntahan. Kumbaga magiging isa siya sa tool ng barangay para mas makapagservisyo lalo na sa panahon ng sakuna, lalo na sa baha nga. Bukod sa kaalaman, naniniwala si CJ na ang will o kagustuhan na matulungan ang lipunan ang isa sa dapat taglayin na magiging leader ng ating bansa. At ang aspetong ito ay natural na taglay umano ng mga tulad niyang scholar ng agham. Lalo na pag-scholar ka kasi, lalo na pag-scholar ka ng agham. Kumbaga yung puso, iba yung, hindi ko alam kung parang may something sa will mo or sa drive mo na magserbisyo, yung pagnanais mo na dapat maayos yung public service mo, dapat ma-incorporate ko yung agham at teknolohiya, dapat makapagbalik ako sa tao. Bukod sa knowledge, yung will. Bukod sa skills, yung heart, yung puso. Yun yung isang meron ng mga scholar ng agham at teknolohiya. Kasi kung pumunta kayo ng In Touch with Excellence, lahat ng testimony ang laging paalala, magbalik sa tao. Magbalik sa taong bayan. Utang na loob sa kanila. Utang na loob. At yun yung isa na dala-dala ng mga magiging kabataang leader na scholar na agama teknolohiya dahil may puso talaga sa public service. At ang importante lang ay may magsisimula. Tama. Malayo pa pero ang importante may magsisimula. At sana nga marami pa tayo, hindi lang sa barangay, di ba? Or maaaring dito magsisimula pero inaasahan namin at sana talaga marami pa mga leader din na di ba, ganito rin kalawak ang kaisipan nila patungkol sa mga ganitong bagay para may implement dito sa buong kalusugan natin. Para sa mga kabataan siguro, unang-una, dapat talagang tanggapin natin na tayo yung pag-asa ng bayan. Gas-gas man, pero totoo ito eh. Tayo ang pag-asa ng bayan. So, para sa mga incoming grade 12 students ng academic year 2024-2025, o kaya naman nakagraduate na ng senior high school or high school basta hindi pa nakapag-college, lahat kayo ay welcome na mag-apply para sa DOST SEI Undergraduate Scholarship. Ang application ay magsisimula sa October 2024 this year at online application na tayo. Hindi nyo na kailangan pumunta dito sa Bicutan.
kailangan nyo na lang pumunta sa website ng SEI at www.sei.ust.gov.ph. Ano sa tingin mo, CJ, yung parang magiging 5 years from now, ano sa tingin mo yung magiging epekto ng mga ganito kasi platforma na patungkol sa agama teknolohiya para sa mga kabataan? Ako, sobrang magiging maganda, no? Kung ngayon, ganito na yung magiging pag-iisip ng tao na maghalal tayo na mga lingkod bayan o leader kabataan na may alam sa agama teknolohiya, magiging maganda ang bansa natin, ang lipunan. Bakit? Kasi ngayon sinasabi ko, science, kasi dahil may alam sila sa agama teknolohiya, i-incorporate nila siyempre yung saan nila. Sa mga proyekto nila, inisyatibo nila. Pangalawa, yun nga, dapat, kasi syempre dahil may alam sila sa science, magiging science-based yung mga program, magiging data-driven. Yun kasi talaga yung importante. Dapat ang programa lapat sa kailangan ng tao. Kailangan ang programa, yung budget na ma-maximize, hindi na, walang nasasayang. Kaya ganun yung siguro yung edge ng mga isang nasa agama teknolohiya. Kasi alam natin kung paano siya itahi sa statistics, sa datos, sa science. So maganda yun. Walang, kumbaga, lahat ng pondo, walang masasayang. So masasabi ko sa mga kapwa o kabataan, lalo na sa mga nasa larangan na agama at teknolohiya, makilahok tayo, kailangan tayo ng bayan. Kailangan ng bayan ng mga bagong leader, mga lingkod bayan na may pake, na may puso, na may kaalaman ng magagandang programa at mga inisyatibo na kasama ang agama at teknolohiya para sa pagkapabuti nila. Tayong kabataan, hindi lang titulo ang pag-asa ng bayan. Ito talaga isang responsibilidad. Kasabay ng pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan, ang pag-usbong din ng makabagong idea at solusyon ng mga problema kinakaharap ng ating bayan. At malaking bahagi nito ang pagkilos na ginagawa nating mga kabataan. Kaya tulad ng sabi ni CJ, ang pagiging pag-asa ng bayan ay hindi lang titulo, kung hindi, responsibilidad na dapat nating gampanan. Muli, ako po si AJ Castro at samahan niyo ako sa susunod na linggo na hanapin ang mga future expert ng ating bansa dito sa Expert Talk.